Kumusta mga brad? Pag-usapan natin ang bagong inaangkin ng China na teritoryo naman ng Russia. Alamin natin kung papaano nagkaroon ng lakas ng loob ang China na angkinin ang bahaging lupain ng Russia. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang China ay maraming border disputes sa halos lahat ng kapitbahay nitong bansa. Katunayan, ang China ay may territorial disagreements sa halos mahigit 20 na bansa. Ang China ay kiniklaim ang 90% ng South China Sea bilang pagmamay-ari nila o bahagi ng kanilang teritoryo dahil maging ang maliliit na Japanese islands na itinuturing nila na East China Sea ay kiniklaim rin nila. Maging ang ilang teritoryo ng Nepal ay kanila rin daw. At pati yung linya o border na sakop na ng India ay pinipilit itulak ng China para makuha ito. Pero alam nyo ba na pati ang teritoryo ng Russia ay meron na rin kiniklaim ang China? Oo, tama narinig nyo. Ang China ay inaangkin ang siyudad ng Vladivostok na sakop ng Russia. Ang Vladivostok na ang ibig sabihin ay Lord of the East ay isang administrative center ng Far Eastern Federal District and Primorsky Krai, Russia na matatagpuan malapit sa border ng Russia, China at North Korea. So paano kaya itong makukuha ng China? E alam naman natin na hinding-hindi papayag ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin na maagaw ang kahit kapirasong teritoryo nila. Paano nagsimula ang pang-aangkin na ito ng China? So ganito ang nangyari. Kasabay ng pagdiriwang ng 160th anniversary ng Vladivostok, gumawa ng video ng pagbati ang Russian Embassy sa China para rito. Ang video ay pinost sa social media website ng China na Weibo. Kaso ang problema, maraming Chinese, mapadiplomats, journalist, at social media users ang umalma tungkol dito. Ito ay dahil kiniklaim ng China na ang lugar na ito ay homeland ng Qing Manchu Dynasty bago ito maging annex ng Russian Empire noong taong 1860. Matapos matalo ang China ng British at French noong Second Opium War. Si Shen Shiwei na isang journalist ng China Global Television Network o CGTN na Chinese state-run media ay nag-tweet. Ayon sa kanya, "This tweet of Russian Embassy to China isn't so welcome on Weibo. The history of Vladivostok, literally ruler of the East, is from 1860 when Russia built a military harbor. But the city was Shenhai as Chinese land before Russia annexed it via an equal treaty of Beijing." Nagsalita rin ang Chinese diplomats na si Zhang Heqing na naka-assign sa Pakistan. Sabi niya, "Isn't this what in the past was our Shenhai?" Sabi ng isang Chinese user sa Weibo, "Today, we can only endure, but the Chinese people will remember, and one generation after another will continue to remember." Ayon pa sa isang user, "We must believe that this ancestral land will return home in the future." Take note, ang kiniklaim ng China na teritoryo ay base sa kasaysayan noon pang 13th to 14th centuries. Noong early June 2017, nireport mula sa Russian media na ang kanilang Ground Forces Missile Brigade ay pinadalan ng ilang Iskander-M missile system. Ang brigade na ito ay ang pang 29th Army na in-establish ng 3rd Missile Brigade na nakabase sa Russia's Eastern Military. Ang Russia's Eastern Military District ay basically nakadirekta sa China. Ang Iskander-M ay isang mobile short-range ballistic missile system na pinroduce at dineploy ng Russian Federation para maging depensa sa China. Ang tactical missile system na ito ay dinisenyo talaga ng Russia para magamit kung sakaling tumaas ang level ng conflicts nito sa China. Ang Iskander-M system ay kayang magkarga ng dalawang solid propellant single-stage guided missiles na mayroong hypersonic speed
na aabot hanggang Mach 6 at taglay ang warhead na 750 kilograms. May range ito na aabot hanggang 500 kilometers. Dinisenyo ang weapon system na ito para magbitbit ng warheads, mapa-conventional man o nuclear warheads man ito. Ang pag-deploy ng Russia ng advanced system tulad ng Iskander-M laban sa China ay malinaw lang na pinapakita ng Russia na kailangan nga nitong depensahan ang kanilang teritoryo laban sa Chinese forces. Kaya nga kailan lang in-express ng Russia ang frustration sa publiko na bihirang makita ng mundo, lalo na't ang relasyon ng Moscow at Beijing ay nakikita ng lahat na maayos naman. Ang Russia ay aware na ang China ay mahusay talaga pagdating sa reverse engineering. Sa ilang taong nagdaan, ang China ay marami ng kinopya na iba't ibang weapon platforms ng Russia. Kumbaga, wapakilsan China sa mga intellectual property rights and contractual obligations sa mga kinopyaan nila. Ang ginagawa kasi ng Chinese, bibili sila halimbawa ng ilang piraso lang ng sandata ng Russia. Sa kanila ito i-reverse engineer. Kaya malaki rin ang naging impact sa Russia sa lahat ng mga ginawang pagkopya ng China. Kaya ang Russia's armed forces ay patuloy na naglulunsad ng operational strategic exercise sa Vladivostok na pagpapakita lang ng Russia na kinukonsider nito ang China bilang banta sa kanilang teritoryo. So paano naman nakakuha ng lakas ng loob ang China na mag-claim ng lupain sa Russia? Ito ay noong ang United States at ang mga allies nito ay pinatawan ng sanction ang Russia. Dahil sa sanctions na ito, malaki ang naging epekto nito sa Russian economy. So sa ganitong sitwasyon, ang Russia ay mapipilitan talagang panatilihin ng China bilang trading partners nila. Siyempre ang China naman ay nagbigay ng matinding opportunity sa Russia para mas lumawak pa ang kanilang trading. Kaya mula noon, ang China ay sa Russia na nag-i-import ng langis instead sa Middle East. Kaya malaking bagay sa Russia ang deal na ito. Tapos ang China rin ang major market ng Russia na binibenta nila ng armas. Ibig sabihin lang na ang China ay tinuturing na pinakamahalagang source ngayon ng foreign revenue ng Russia.